Hello guys, what's up? Welcome back sa ating YouTube channel, RenRen Gaming PS5. At ngayon magkakaroon tayo ng special unboxing. Agaling lang, mainit-init pa. PlayStation 5 Digital Edition. So, let's do it! Bago. So, nag-improve na tayo guys. So, bagong dating lang yung digital edition, in order natin nung nakaraan, pinost ko na nakakuha tayo. So, hindi pa ako nakakita nito. Ngayon pa lang. So, buksan na natin. So, this is the PS5 box digital edition. So kulay itim siya kumpara dun sa puti. And then makikita mo dito sa taas, sabi disc free. Yan. So ibig sabihin wala kang masasaksak na bala dito ng PlayStation 5, kundi lahat download lang sa internet. So, sulit din kung hindi kayo mahilig sa mga physical games. Kung gusto nyo na maluwag yung entertainment room nyo, eh pwedeng pwede to. Pero kung katulad ko kayo na mahilig na bumili ng mga games, ng mga physical games, kasi ako gusto ko nakikita yung mga games ko, kahit mga luma pa yan, basta nakikita ko sila, eh parang meron akong peace of mind. So, buksan na natin to. Kung nagtataka kayo kung ano to, microphone ko to. Ha? Kulay bilog. Ayan, lagay ko lang dyan sa gilid. Okay, so... gunting ang gagamitin ko pambukas. Dapat yata pahiga. Yeah. Mabigat siya guys. Mabigat ang PlayStation 5. So, ayan, kailangan hatakin natin ito pababa. Ilapag ko na lang para madali. So ito siya guys, ito yung laman nung ano, cover lang yun ng box, pero ito yung mismo pinaka box niya. May logo ng PlayStation. So itong hawakan na to, hindi ako nagtitiwala dito kasi marami akong nakita sa internet na nahuhulog siya. Natatanggal. So hindi siya masyadong secure, kaya kung bibili man kayo ng PlayStation 5, yakapin niyo na lang, no? Parang baby. Gawin yung baby. Kasi pag ito nahulog, wasak. So, buksan na natin, tingnan natin yung loob. Thank you.
So pinakamauna yung una yung makikita is yung PS5 manual. So nandito yung lahat ng details about sa PlayStation, and then I think may mga instruction din to kung paano i-set up. So may ito yung parang guide niya. Guide. So ipag natin dito. And then ito yung HDMI 2.1 cable. So pwedeng pwede to, mabilis. Sobrang bilis ng transfer nito sa ano, sa mga 4K TV or 8K TV. So kung meron kayo mga 8K TV or 4K TV, umawit kayo ng 2.1 cable sa PlayStation 5, nako. Sulit na sulit. So lapag mo natin to dito. And ito naman, ito yung stand. Ito yung PlayStation stand. So kung gusto nyo ng pahiga o patayo, mamaya pakita ko sa inyo kung paano. May screw to sa ilalim eh. Ayan, kita nyo yung screw. So yan yung pandudugtong mo sa ilalim pagka gusto mong nakatayo yung PlayStation mo. So lagay mo natin to dito. Ano pang meron dito? Power cord. Siyempre hindi gagana ng PlayStation pag walang power cord. And Ito hindi na ako masyadong excited dito kasi ilang buwan ko na rin nagagamit 'to, pero pakita ko sa inyo yung bagong hango. DualSense controller. Ayan. So napakaganda, napakakinis. Wala tayong ano eh, microscopic na camera. Kung meron tayo yung ano nito, yung parang mga may mga maliliit to na design eh. Hindi mo makikita, kailangan makita mo to ng gamit mo camera. Yung mga triangle, square, extra na ano na sign sa control, makikita mo dito maliliit. So napaka-detailed niya. Maganda. Tsaka pagka naglalaro ka, like especially naglaro ka ng kung naglalaro ka ng Call of Duty or NBA 2K21, mararamdaman mo yung ano, yung tinatawag na haptic feedback. So may resistance, lumalaban. Lalo na pag sa Call of Duty, pag nalaro niyo yung Call of Duty, depende sa baril mo. Pagka ito ginamit mo, mararamdaman mo kung gaano kabigat yung baril mo pagka bumaril ka. So maganda yung vibration niya. So ingat-ingat lang pagka gumamit ito kasi meron lang itong maliit na spring sa loob. Pagka nahulog, I think madaling masira. Ewan ko lang kung replaceable yun. Tsaka may issue ngayon about sa controller. Nagkakaroon daw ng parang drift. So kahit hindi mo ginagalaw yung character mo, eh sumaandar. Pababa o pataas yata yun. So maraming complain about dito. Pero sa akin so far wala pa naman. Pero dito, sabi nila, yun yung one of the issue ng PlayStation ngayon. Yung sa drift ng controller. So I think meron na yata nag-sue about doon. So ewan ko lang, hindi ko alam ang full details, basta yun lang yung narinig ko. So what else here? So ito, tapos na to. So ito yung Type-C na USB. So
tipang kukonek mo ng controller mo sa PlayStation 5, dito ka na rin magcha-charge. Kung wala pa kayo nabibili na charging dock station ng PlayStation ang controller nyo, ito muna gamitin nyo. Pwede nyo ito i-connect sa kahit anong adapter. And then saksak nyo na lang kung gusto nyo patayin yung PlayStation nyo para makapagpahinga. So ito, lagay natin dito. And ito na. Pinakahihintay natin. Ilalapag ko to, ha. Bigat, guys. Gusto nyo gayahin ko si Mateo para magbukas ng PlayStation. Joke lang. So ito. Sabi nila mas sexy daw to kaysa dun sa may disc. Pagkumparahin natin mamaya. So buksan na natin. Iyan. So ito, guys, yung PlayStation 5 Digital Edition. Tama nga sila, mas sexy nga dun sa ano, dahil yung isa, yung may disc, buntis yun eh. Medyo mataba dito. So parang manginginom yun. Tiyan ang manginginom. Pero ito, straight na straight siya. So napaka straight niya, sexy. Sexy nga, tama nga. Pero kung mas tatanungin niyo ako, mas prefer ko pa rin yung may disc. Di ba, malaki tiyan, malaki din naman tiyan ko eh. Ayan. So sa likod, dito yung dalawang HDMI. And then LAN cable. And then no, this is the HDMI, ito USB. USB port. So pwede kang magsaksak ng USB dito, nitong HDMI, and then yung power supply niya. And then pag tinurn on niyo to, etong gilid na to, umiilaw 'yan. Pagkabago ng PlayStation niyo, iilaw sa color blue. Kaya pag bago niyo buksan, color blue makikita nyo dito. Kapag naglalaro na kayo o nag-start na, magiging kulay puti siya yung ilaw dito sa gilid. Pagka naka-rest mode naman, halimbawa gusto nyong i-rest mode yung ano nyo, dahil meron kayong mga dina-download, color orange yung makikita nyo dito. Color orange. So ganda, guys. Maganda yung disc. So yan ang laman, lahat ng ano ng PlayStation 5 na digital edition box. So stand, HDMI 2.1, power cord, DualSense, isang controller, tsaka type C na USB. So yan ang laman niya lahat, guys. And then try natin para mapakita ko sa inyo kung paano ikabit tong ano itong stand. So kung gusto niyo nakahiga, I think, let me see. Ayun, pag ganito siya. Yan. Pag ganyan. So ang ulo nito dito, pakaliwa ang baba niya. Kasi meron dito sa likod, may mga sign diyan. Makita niyo? Diyan niyo i-hook yung kapitan nito para
dun siya umano, para dun siya humiga. So, try natin i-hook. Yan. Yan siya. Kita nyo? So yan guys, ganyan pag nakahiga. Diba? Pero matakaw kasi sa space to kasi masyado malaki. Kaya prepare nung iba nakatayo. Ako gusto ko nakatayo para mapaglagyan mo pa siya ng mga ibang gamit sa gilid. Tsaka ito, kailangan lagi nyong i-open to sa air ha. Dahil ang vent niya, pagka binuksan mo to, based on my experience, mabilis uminit. Mainit yung likod niya, mabilis uminit. Ewan ko kung bakit, pero mabilis uminit. Pero sulit naman dahil ang isa sa mga pinakamagandang features nito is napakabilis niya. Wala ka nang, wala nang loading time. Sabak ka agad. Kumbaga parang wala nang intro. Laban na to. So yan. Kung gusto nyo naman nakatayo, ganyan. Yan, nangyan ang stand niya. Tapos yung tornilyo na pinakita ko kanina, tatanggalin nyo lang yon. Hindi, may butas din sa ilalim. Isushoot nyo lang. Yan. So ito yung PlayStation na nakatayo. So pagkumparahin naman natin yung standard edition and then yung digital. Okay, so ito yung standard, ito yung gamit ko ngayon. Kita nyo dito, diba? May chan. Ito yung chan niya. Unlike dito, straight, sexy. Ito, may chan. So yun lang ang pinagkaiba niya. Same size. Ito lang ang may chan. May lagayan ng CD. So maganda guys. Ayan. Ako gustong gusto ko yung feeling na nag-unbox kasi iba yung pakiramdam, iba yung excitement pagka ikaw yung nag-unbox ng ano, lalo na pagka mga brand new na console. Iba sa pakiramdam, maririnig mo, maamoy mo yung mango. Yeah, mabango yung PlayStation pagka nabuksan nyo. Yung ipapamigay natin, eto, hindi ko siya bubuksan dahil gusto ko maramdaman nyo kung paano magbukas ng bagong console. So, kailangan tulungan nyo ako na makareach tayo ng 5K or 10K para mapamigay natin itong PlayStation 5 dahil gusto na nitong umalis dito. So, maybe by that time, pagka umabot yung 10K, baka mamaya hindi lang isang PlayStation 5, maybe dalawa. So, tignan natin. Alright guys, so that's it. Na-unbox na natin yung PlayStation 5 Digital Edition. Nakita na rin natin. Nakita ko na rin dahil gusto ko na ito makita dati pa. So, yan. Sa mga susunod na videos natin, papakita ko naman sa inyo yung mga accessories ng PlayStation 5. Kung ano-ano yung mga ginagamit ko na accessories. Lahat ng gamit ko na accessories sa PlayStation 5, lahat pang PlayStation 5. Product din ng PlayStation. So, papakita ko sa inyo lahat yung mga accessories na ginagamit ko sa susunod na video. So, salamat sa mga nag-subscribe sa aking video. Medyo dumataas na yung number natin. At sa Facebook page din natin. Salamat din. And then, sana panoorin nyo yung mga videos natin. Yung Final Fantasy. And then, yung kakasimula pa lang natin na Little Nightmares. So, salamat sa panonood. And then, I'll see you on my next video. Peace out.